Nigurado na kami, hindi na namin kinansel yung aming schedule, so titigil na. Yeah. So good to go na kami. Hi guys, good morning. Kamusta kayo? Go ko na pa. Oh, sige, go na guys. Nag-ano kami ngayon? Bubuk na ng ticket going to Canberra para sa aming medical schedule. Yung mga namumusta sa akin, kamusta na daw yung visa application, kasi it's been a month na rin almost since nag-lodge kami. Kuni ko lang. Debit card. Ang bilis, no? July na agad, July 26 na agad. Sobrang bilis po. Nag-lodge kami noong 29. And parang yun yung last na update ko din about our visa. So ito, nag-ano na kami ni Ren, nag-book na kami ng train. Magte-train po kami going to Canberra. Going there and pabalik ng Sydney. Ano yung binook mo din? Explorer train. Explorer train. Tapos nagbukas sa first class saver. Nag-first class kami eh. Para maranasan mo na first class. Pag-zero plano lagi ng economy eh. Train man lang first class. Hindi kasi may napagtanungan din ako na okay daw sa first class din. Mas komportable. Tsaka ano din yun na almost 4 hours na travel din po yun. So mabuti na yun na komportable sa biyahe. Hotel, nag-book na rin kami ng hotel. Yung malapit dun sa lugar kung saan kami magme-medical. Kasi po, ang schedule namin na nakuha ay 3 p.m. So, alanganin kung uuwi pa kami. The following day na lang kami. Grabe, ang kati pa rin. Alam niyo po, kinakati ako. Meron akong parang mga rashes. Tapos kanina, lumabas kami ni Ren, bili ng ulam, and dumaan na rin kami sa chemist warehouse para bumili ng soap. May nabili ako na Dermavim na colloidal soap, tsaka lotion. Tapos, itong ginamit ko siya, grabe yung effect niya. Parang lalong humapde, pero mukhang dahil sa effectivity ng soap and ng lotion. Parang meron po akong nakain na nainom na meron akong allergy. Pero uminom na rin ako ng antihistamine. Hindi talaga, sobrang kate. So yun, next time na po ulit ako mag-update kung anong balita. So ngayon, wala pa eh, waiting pa rin po kami. Student visa pa rin kami, and sa 29 pa, August 29 pa, ma-activate yung aming bridging visa. Eh. Pakita ko sa inyo yung nagawa ako, sorry. Mag-fried lang po ako ng tofu and mag-adobong sitaw tayo for today. So, kumusta? Anong balita po sa inyo? Lately, maraming pangyayari ang naganap, mga hindi inaasahan. Pero, so far okay naman. May mga bad news, meron din mga good news. Pero, syempre, dapat lagi tayong focus sa good news, di ba? Lagi tayong focus sa positive. Sa pamasahe pa lang, umabot na ng 200 plus yung gastos namin, dalawa kami. Well, ganun talaga. Eh kasi wala po kaming mahanap talaga na malapit. Dun sa Paramata, wala ng schedule. Nagabang kami, eh, wala po talaga. So yeah, nanigurado na kami. Hindi na namin kinansel yung aming schedule sa Canberra para sure na. Kasi yung sa Paramata, meron din namang na-open na slot for medical. Pero, matagal pa po. Ang pros nga lang nun, malapit. Hindi na namin kailangan bumiyahin ng malayo.
hindi na kailangan mag-hotel. Pero, yung date kasi, mas matagal. Kumpara dito na August 6, pwede na kaming mag-medical. Yung mga na-open sa Paramata, eh, lagpas ano pa, August 20 pataas, ganun. Maganda na yung matapos na agad yung medical para waiting na lang po ng visa. Meron na tayong ticket. May ticket na, yeah. So, good to go na kami. Pwede yung hotel, no? Confirm na din. Oh, okay. Lagay mo, effective to. Oo, siguro na. Hindi talaga alam. Yung hindi po talaga ako nakatulog kagabi, magdamag ako halos gising kasi sobrang happy ng aking braso, ano, leeg, pati yung likod ko, sobrang happy. Hindi naman namumula. Hindi naman siya namumula. Actually, wala nga siyang rashes eh. Pero, para lang siyang maliliit na bumps. Ano bang tawag doon? Goosebumps. Parang goosebumps, ganyan. Chicken skin. Chicken skin. Hindi naman siya namumula. Pero makikita mo yung maliliit. Tapos, para siyang tinutusok-tusok. Na mahapdi. Thank you.